Ninoproseso na po ang pagpapalaya sa mga inmate na edad 70 pataas, kabilang ang itinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa na 100 taon na. Ang sitwasyon niya at iba pa, alamin sa eksklusibong pagtutok ni Salima Rasa. Siksikan at tabi-tabing natutulog sa lapag. Ganito magpahinga ang mga babaeng PDL ng Therapeutic Community Dorm ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang dorm na may 110 na kama lang, tinutuluyan ng 331 na PDL. Ang iba nga, hanggang sa may hagdanan na natutulog. Mas maayos ng kaunti ang sitwasyon sa Dorm 10. Walang natutulog sa lapag, pero may ilan na nagtatabi sa isang kama. 194 ang PDL dito, 66 sa kanila, mga matatanda. Isa sa kanila si Mamang, 100 taong gulang. Siya ang tinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa. Hindi na makalakad, hirap na makakita at mahina na ang pandinig. Pagbebenta ng droga noong 2012 ang dahilan kung bakit siya nakakulong sa maximum security compound. Gusto ko na panat ha, para makita ko na makapiling ko ng mga mahal sa buhay na matagal ko na silang hindi nakita. Mga kabrigada na ang kumakalinga sa kanya. Dadasal po kami lahat talaga na sana sa ganitong mga edad po, sana mapalaya na po ng presidente natin. Hindi naman po lahat ng nakakulong is may kasalanan. At hindi naman po lahat ng nakakulong is masama. May mga pagbabago din naman po yan. Bukod kay Mamang, mahigit 300 pa ang mga elderly o edad 70 pataas sa 3,286 na PDLs sa CIW. 15 naman ang terminally ill o may mga malubhang karamdaman. Pinoproseso na raw ang mga papel nila paakyat ng Bureau of Pardons and Parole. So gusto po namin silang palayain, kaso nga lang meron po tayong prosesong sinusunod. Marami kasi dyan pumapasok sa CIW or sa Bureau of Corrections na matanda na. Tapos matanda na, tapos yung penalty nila ay life, reclusion, tapos meron tayong heinous crime law. Hindi po talaga ganun kadali mag-process ng documents. Ganito rin ang sitwasyon sa Bilibid. Sa datos ng Bureau of Corrections, halos 2,000 ang edad 70 pataas ang binabantayan dahil sa kanilang mga karamdaman. Kung ang Justice Secretary ang tatanungin, payag siyang palayain na ang mga matatanda, pero may limitasyon. Huwag lang siya sexually oriented crime. Yun po yung hindi natin pwedeng pakawalan kasi salo to talaga at hindi mo pwedeng pauwiin sa bahay kung saan sila nagkasala. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.